9.5 milyong kababaihan hindi nakapaghahanap buhay dahil sa gawaing bahay na hindi naman sila inaambag ng pribado kesa sa estado. Kasi sa baba po yung nasa estado, sa kabilang banda, patuloy na nabawasan ang gastos ng gobyerno sa total health expenditure. 37% lamang noong 1994, naging 17.3% noong 2014. So pababa ng pababa. Ibig sabihin, ang may kakayanang magbayad talaga ay pribado. At nasaan ang pera? Nasa pribado. Bakit nagkaganon? Samantalang, di ba dapat pampubliko nga siya at dapat ang pangunahin mong nagtataguyod nun ay ang estado o ang pamahalaan natin, ang gobyerno natin. Pero ayon sa datos, ganyan po yung datos na meron tayo. Mas malaki ang nanggagaling, 67.5%, at yung sa ano ay 17.3% lamang. Sa kakulangan ng maayos na serbisyong pang-edukasyon, tinatayang 4 na milyong bata at kabataan ang hindi nag-aaral. 19.2% pamilya ng mga bata at kabataan ang hindi nag-aaral, walang kakayahang pag-aralin ang kanilang anak. Ganun po yung mga datos natin, kaya napakahirap. So, ibig sabihin, marami pa rin talaga, babae ang siyang nagtatrabaho. Layan, kamalayang hinuhubog din ng wika ang ating kamalayan mula pagkabata hanggang marating natin ang kinalalagyan natin ngayon. Nai-internalisa natin ang dinatnan nating script sa lipunan kung paano titingnan ang babae, ang lalaki, ang bakla, ang tomboy. Nasasapon natin ang lahat ng estereotipo na ipapatanggap nito sa atin kung ano ang normal at hindi normal, ang katanggap-tanggap at hindi. At higit na masama, nare-reproduce natin ito at naipagpapatuloy sa pagsasalin lahi. Noon, madalas ipaalala sa amin ni Dr. Prospero Covar, kung naging professor niyo siya, isang retiradong profesor sa antropolohiya, na 80% ng kultura natin ay encoded o naka-inbox sa wika. Sinasalamin nito ang mga halagahin natin at ang mga pagpapakahulugan sa mga gawi ng tao. At nai-internalisa ng mga bata ang lahat ng gawi at kaisipan, pati mga bias at kaugalian sa isang lipunan. Kung kaya lumaki tayo sa lipunang nabubudburan ng seksistang wika at ekspresyon, malilinang din ito ang ating mga ugali at kagawian. Sa ilang babasahin, sinasabi ng mga may akda na higit na gender fair o patas sa kasarian ang Filipino. Halimbawa po, yung sinulat ni Professor Lilia Quindo sa Santiago. Maseksista ang Ingles at Espanyol. Ang ganitong obserbasyon ay tumutugma sa analysis ng mga lipunan na patriarchal ang Espanya at Amerika. Mas matriarchal ang lipunang Austronesiano, kung saan tayo ay kabilang, kasi yun ang lahing pinagmula natin. Hindi natin nakaugali ang tawaging fatherland o patria adorada ang Pilipinas. No, kay Rizal, narinig nyo ang patria adorada, kasi Hispanisado naman si Dr. Jose Rizal. Inang bayan ang tawag natin sa ating bayan. At bilang iba yung pagpapatunay, inang kalikasan, inang wika ang tawag natin sa ating kalikasan at wika. Pati sa pagmumura, ginagamit natin ang salitang ina. At ito na siguro ang pinakamasakit na maririnig natin. Dahil iyon talaga ang intensyon. Ang yurakan, ang pinakamalapit na tao sa ating buhay, ang nagbigay buhay at nagbibigay ginhawa sa atin habang tayo ay nabubuhay, ang ating mga ina. Kaya kapag gusto mong saktan ang iyong kaaway, ang pinadadala mo sa kanya talaga ay PI. Yan. Mas patas ang kasarian sa sinaunang pamayanang Pilipino. May pag-aaral na mas gender neutral ang wika natin. Halimbawa, ang anak sa atin ay patungkol sa kapwa babae at lalaki. Yung salitang anak, gayon din ang balae, ang manugang, ang pamangkin. Ang babaylan pwede rin sa babae at lalaki.
Ang mga panghalip ay gender neutral din tulad ng siya. Ang manggagamot ay manggagamot. Ang manananggol, hindi na natin isinasalin sa manananggal. May katawagan din noong binabai, binabae at binalaki na nangangahulugang may iba pang kasarian liban sa babae at lalaki. Ang mga asog, yan, yung nakikita nyo sa larawan, bayog at bayogin ay mga katawagan sa lalaking binabae o malamyang kumilos. Ang bayog ay nagiging bayot sa ibang pangkat etniko. Ang salitang kasarian ay galing mismo sa salitang ugat na sari. Nabasa ko ito kay Professor Lilia Quindosa Santiago na nangangahulugan ng iba-iba. Tayo ay nasa sari o may sari-saring representasyong sekswal. May kataga ang mga pangkat etniko sa mga kasarian. Yung susunod po. Yan. Halimbawa sa mga Teduray, kasi nag-fieldwork po kami doon noong huling linggo ng Enero, ang bakla ay tinatawag nila na talibon-libon. Ang tomboy ay talagay-lagay. At ang lubusan ng nagtransforma ay tinatawag nilang mentefuale-libon-lagay. O, diba? Ibig sabihin, accounted ang lahat ng kasarian sa mga pangkat etniko. At meron po itong counterpart sa iba pang pangkat etniko. Sa relasyon ng, sunod po, ang mga asawa ay tinuturing na katuwang at karamay. Diba? Makikita nyo yung ganda ng ating mga salita. At yan ay makikita nyo sa kartilya ng Katipunan. Pinahahalagahan ng ating kultura ang pagkatao at pakikipagkapwa-tao. Ayon kay Enriquez, Sikolohyang Pilipino, at kay Magay, kay Father Alejo. Kaloob o kaisang dibdib, kataling puso, kabiyak, ang mga kataga sa parehong magsing-irog, babae man o lalaki, na nagpapakita ng kapantayan at gender neutrality ng ating wika. Ang ideya ng pagkakapantay-pantay, pagkatao, karapatan, kalayaan at katwiran na mababasa nyo sa mga dokumento ng mga Katipunero ay malaon ng bahagi ng sikolohiyang Pilipino bago pa natin nakilala ang feminismo. Kaya masasabing madaling tanggapin ang feminismo dahil kaugnay naman ito sa ating mga pagpapahalaga, lalo na ang paggalang sa ating pagkatao. Ang problema ay nagkaroon tayo ng karanasang kolonyal. Dala-dala ng kolonyalismong Espanyol ang isang bagong relihiyon, moralidad, tradisyon at kulturang patriarkal na refleksyon ng lipunang pinanggagalingan nila. Mahigit 300 taon ang Hispanisasyon at mahigit 100 taon ang Amerikanisasyon. Ang epekto ng mga prosesong ito ay maaaring makita sa ating wika. Dito pumapasok ang tinatawag na seksistang wika at ang ideolohiya sa likod nito ay ang seksismo. Ano ang seksismo sa wika at mga halimbawa nito? Ang seksismo ay ang mismong diskriminasyong nakabatay sa kasarian. Mapang-api ito sa kababaihan at mga kasarian kung sa ating pakikipag-usap ay una, nakakapagmaliit tayo sa kakayahan ng mga kababaihan o ng LGBT. Kasi sila ay mas madalas. Pangalawa, pinaglalaho sila sa mga naratibo na para bang puro lalaki lang ang gumaganap sa mga pangyayari. Seksista rin ang wika kung pangatlo, nakakapagtaguyod ito ng pananaw na ang babae ay sex object lamang. Kaya masarap paglaruan. At kalakal, kaya may issue tayo ng commodification o prostitusyon. At pang-apat, mas magaling ang kukote at kakayahan ng kalalakihan. Gayun din, pang-lima, ekspresyong nagkakahon
o nag-i-stereotype sa mga kababaihan at LGBT. Yung tinatawag nating homophobic language at mga ekspresyon na nagpapababa ng pagtingin at ng aapi sa LGBT ay maituturing ding mga halimbawa ng seksistang wika. Yan. Sa kasalukuyan, lagi nating mababasa sa diaryo at sa social media ang salitang misogyny, ang matinding pagkasuklam sa kababaihan o pagkapuot sa kababaihan. Halimbawa nito ang inabot na tindi ng pagdurog kay Laila De Lima at lahat ng ibinatong salita sa kanya patungkol sa kanyang sexualidad ay itinuturing ng mga kababaihang misogynistic at produkto ng patriarka. Isang kaayusang panlipunan kung saan namamayani ang kalalakihan o male domination. Ang kababaihan ay second sex at ang mga LGBT, kung hindi third sex, ay mga abnormal daw na nilalang o salot ng lipunan. Dala-dala ng kolonyalismo ang mga misogynistic na pananaw. Sige po, yung susunod. Yan. Ang misogyny ay ang matinding, sinabi ko kanina, matinding pagkasuklam sa kababaihan. Tinitingnan nito ang babae na ugat ng lahat ng kasalanan. Nakaugat ang misogyny sa antikwidad o matandang panahon, sa panahon pa ni Plato, Euripides, hanggang matandang testamento. Katunayan, ang pagdating ni Kristo ay sinasabing nagbigay pa nga ng halaga sa kababaihan. Marapit na po pala ang kwaresma. Bagamat hindi nito tinapos ang misogynistic na panulat. Sinasalamin ang mga sulat ni St. Paul, ni Tertullian, Gregory ng Nisa, St. Ambrose, St. John Chrysostom, St. Jerome, at St. Thomas Aquinas, ang mga pananaw na laban sa kababaihan. Ang pananaw na ito ay naniniwala na babae ang ugat ng lahat ng kasamaan sa lipunan. May mga sinulat po rito si Sister Mary John Manansano na maaari niyong mabasa, The Filipino Woman Before and After the Spanish Conquest. Halimbawa nito ang sinulat ni Tertullian, "Women, you ought to dress yourselves in mourning and rags, representing yourself as a penitent. You are the door of hell." Ang mga babae ay tarangkahan ng impyerno, ang vulva ng mga babae. Yan ang ating genitalia. Kaya hindi maaring iwan ang mga lalaki sapagkat kahit ang mga pari, sapagkat nawawala ang kanilang kabanalan kapag nalapit sa tarangkahan ng impyerno. St. Augustine, tayo ay mga unstable na hayop, no? Mga wild o ano ba yung tawag natin sa mga ganyang hayop? Ano ba sa atin yung wild? Mga mababangis. Mga mababangis na hayop tayo, no? At tayo ay mga alipin. Kay Thomas Aquinas naman ay frustrated males, no? Mga bigong lalaki. Kahit anong gawin natin ay hindi tayo makakapantay sa talino at kakayanan ng mga lalaki. Pag tayo raw ay ipinanganak, ang mga lalaki pag pinanganak may kaluluwa kaagad. Ang mga babae, 50 days pa bago magkaroon ng kaluluwa. Kaya mahinang klase tayo, hindi tayo pwedeng magpari dahil mas mahina ang ating kokote. Ito, sinasabi nila sa kalagayang, ang sinaunang pari natin ay mga babae, mga babaylan. No, ano pa yan? Women are made to weave. Ang ating papel ay magsulsi, manganak, at umiyak. Marami pang iba. Halimbawa kay Baltasar Gracian, mapanganib ang kababaihan kahit sa mga santo. Kay Francisco de Vitoria, walang kakayanang espiritual. Kay Juan Luis Vives, ang papel ay tiyakin ang kaligayahan ng asawa, alagaan ng anak, at pangasiwaan ng tahanan. Kay Francisco de Melio, should live in exclusion. Mabuting harapin na lamang ang pagluluto, pagdarasal, pangangasiwa,
sa mga katulong at gawaing bahay. Sige po. Sige po. Yan. Kay Francisco Casimiro Diaz, women is the most monstrous animal, bad-tempered, and worse-spoken. Kay Fray Gaspar de San Agustin, 1725 po iyan. No, ang mga babae ay walang ala, posturiosa, pero walang alam. No, at sin pa ba? Kay Claret, ang dami pa po nilang sinabi, and halimbawa nila na kay Urbana at Felisa, no, tad-tad po iyan ng mga kailangan niyong basahin ang Urbana at Felisa. At saka, kasi yan ang aklat pang etika nung 19th century. Diyan nyo makikita kung ano ang kamalayan at paano hinuhulma ang mga kababaihan. Ang counterpart niyan sa Bisaya ay lagda sa pagkamaligkom ng mga Bisaya. No, meron si Bishop Claret, mga tagubilin sa mga dalaga. No, los abisos a las doncellas cristianas. Ang Pahinas de la Vertud, Lectura Moral para las Niñes ni Dr. Clemente. At ang reglamento o regla de vida que debe seguir la mujer. Que aspire a la perfección ni Jose Maria Chancos. Yan. So, ang lahat ng ito ay mga manual to eh. Nung 19th century, na humuhubog ng kamalayan at pananaw natin kung ano dapat ang mga babae. Sa pamamagitan ng simbahan, sige po. Okay, ito na yung nabanggit ko. Sige ho. Umugat ang ideolohiyang feudal, relihiyoso at patriarkal. Kaya ang babae dapat ay birhen at dalisay. Sa bago sila dumating, mga kasila, wala tayong konsepto na birhen dapat ang mga babae. Ang mga babae dapat hindi makabasag pinggan. Nagkaroon ng dalawang klase ng babae. Ang babaeng iharap sa dambana at ang babaeng pangkama. Siya ba si Birheng Maria o siya ba si Birheng si Maria Magdalena? Ang sikolohiya ng mga Pilipina ay naging ganito. Birhen ka dapat bago ikasal, mapagtiis na asawa at matabang punlaan kapag ikinasal, mapagsakripisyo hanggang kamatayan. Ipinatupad ng mahigpit ang monogamia sa pamamagitan ng 6 na utos ng Diyos. Huwag kang makikiapid. Diba yan yung 6 na utos ng Diyos? Kahit hypocritical, dahil ang mga prile mismo ay nagpa-practice ng sistemang kerida. Meron po akong artikulong hiwalay asawa at inaasawa ang mga kalaguyo mula pre-colonial hanggang panahon ng Kastila na in-upload ko po sa Facebook. So pwede nyo pong puntahan yon para mabasa nyo. Ginamit nila ang kumpisalan para panghimasukan at kontrolin ang sexualidad ng mga Pilipino. Alam nyo naman dun sa halimbawa kay Fray Sebastian de Totanes, no, yung formularyo sa kumpisalan, napaka ang tinatanong nila lahat. Tinatanong nila kung nakipagtali ka ba ilang beses. Tinatanong nila kung nilabasan ka ba ng marumi. Ginamit mo ba ang iyong daliri? Ginamit mo ba ang pamumuwet? So lahat ng tungkol sa ating sexualidad ay natutuklasan nila, intelligence work nila ang kumpisalan. Ang ideolohiya ng domesticidad o ang babae bilang ilaw ng tahanan. At tingnan niyo yung halimbawa dito. Ang gumagalaw at nagbubuting-ting ng kanya sa iba kayang katawan, linabasan man at di man. Ang nakikilaro sa kapwa lalaki at kapwa babae ng anumang kahalayang asal. Ang pagtatalik at sexual na nagawain ay mahalay, tabu, bawal. Kaya sa
proseso, madedesexualize din ang kababaihan. Napansin nyo ba yon? Mahirap magsalita ng mga katagang may kinalaman sa sex. Hanggang ngayon nga, may isa akong salitang hindi mabigkas-bigkas kahit ganitong edad na ako. No? At ang sex ay hindi direktang sinasabing pagtatali, kundi paglalaro, pakikipag, paggawa ng mahalay. Hindi binabanggit kasi nga tabu. No, kaya tayo, lalaki, na desexualize. No, ang pag binigkas mo ang mga salitang may kinalaman sa sex, mahalay, bastos, lalo na sa babae. Kaya kung ano-anong euphemism ang iniimbento natin para hindi natin yan mabigkas. Naku, time is up na daw. Konting tawad na lang po. Yan. So, ito ay tumatago sa ating laman at buto na istereotipo tayo na, ano nga yung sinasabi ko kanina, ang ideolohiya ng domesticidad o yung ilaw, pagiging ilaw ng tahanan, double standard o yung hindi pantay na panuntunan na ina-apply sa babae at lalaki, at double burden o dobleng pasanin ay sumuot sa ating mga utak, tagos sa laman at buto. Na istereotipo na pambahay ang mga babae, bruha at mangkukulam ang mga malalakas na babae, kung hindi man malandi, puta, talipandas at immoral, masaho, bida ang mga lalaki, abnormal ang mga binabae, mang-aagaw ng lakas, masahol pa sa hayop, walang bayag. Bayag ang magiging simbolo ng tapang at paninindigan, at wala ring bayag ang mga babae. Mahina ang pagkatao, mahina ang kukote, hindi kayang mamuno at mamahala. Bagay lamang magluto, maglaba, mag-alaga ng anak at magsilbi sa asawa. Sa bahay, sila bagay. Mag-alaga ng pamilya, sunod-sunuran sa asawa. Kailangang pasayahin ang asawa, asikasuhin ang asawa, at maging sisidlan ng kanilang matabang punla. Paanakan, magpatuloy ng kanilang pangalan. Ang halaga ng babae ay itinali sa kanyang vulva. Tagabigay ng ligaya, tagapagpatuloy ng angkan. Pero dahil tagabigay nga ng buhay, patuloy ding kinatatakutan. Kaya pilit kinokontrol, pinapangnasiwaan at pinasusunod. So ang ideolohiyang pangkasarian na mga binanggit ko, nagpapanatili siya ng seksistang wika. Yan ang batayan ng seksismo na at ng seksistang wika. No, marami pa tayong maiisip. Halimbawa, madalas sa atin yung sinasabihan natin ng mga anak natin kapag di naglilinis sa bahay, kababae mong tao, napakaburara mo. Diba? Ang mga pangalan ng bagyo ay pinapangalan natin sa babae dahil pabago-bago ng isip. Napaka-tentative, diba? Unstable nga. At ang sinasabi naman natin sa lalaki, palibhasa lalaki. Pero may tolerance yon, mas maluwag. Yan, ito pang ibang example, walang bayag, pataasan ng ihi, as if kaya ng babaeng magpataas ng ihi. Asawang puki, o kaya asawang puki yung parang as if magaling ka lang sa kama. No, yung as if yung galing mo ay nakasalalay sa iyong genitalia. Ang linis puki, ginagamit nyo ba yon? O pag linis, sasabihin ng lola, ay, ulitin mo yan. Parang linis puki ang linis mo. Diba? Yung sabihin, madumi pa. Madumi pa. At madumi ang bulba. So, yung association, titingnan nyo. Chairman, lagi madala sa ating kapulungan, imbis na chairperson, mankind, imbis na humanity. At pang-insulto at pangmaliit pag sinabi natin yung baklang paninindigan. Diba? At naiinsulto ang mga lalaki o kahit ang babae kapag ginagamit yan. Di lalo na sa mga LGBT. Kalalaki mong tao, iyakin ka. Kasi dapat hindi umiiyak ang mga lalaki daw.
At ang mga ginagamit, halimbawa, ngayon maririnig nyo sa politika yung salitang immoral, her sexcapades did her in, no, nang ginamit ni Presidente kay Laila. Sunod na lang, dalawa na lang po. Yan. Ito pa. Yung ginamit, ito yung mga nakita ko lately sa mga dyaryo. Diba? May double standard talaga pag maraming boyfriend tulad ni Alvarez ngayon, naka-flavor of Alvarez, Florendo, at iba pang kongresista. Pag maraming girlfriend, yan, macho, astig, viril, matuli si Manoy, walang mawawala. Pero pag babae, ang may boyfriend, immoral, malandi, pokpok, talipandas, mahilig, makati, masamang babae, masamang ina. Diba? Halos durugin ka. Tapos kay Laila, sinabihan siyang, she was not only screwing her driver, but she's screwing the nation. Napaka-powerful na mga salitang ano yon, ano, pang pandurog. She was betrayed by her lust, her sexcapades did her in. Nauna pa sa mayor, pagtitig sa legs at tuhod ng vice president bilang pagpaswi, at marami pang iba. Ang mga ito ay halimbawa ng sexist remarks. At sa panghuli, isang example naman na pang-Ingles. Sige po. Yan, si Trump ay alam nyo naman, mga binitawan niya ring salita bago, nung nangangampanya pa lang siya. Grab them by the pussy. No? Tapos yung mga sinasabi niya sa mga babae. Physically unattractive or overweight are lesser people. Ako, paano yung mga matataba naman, lesser people daw ka tayo. Mexican immigrants are rapists. A person who's very flat-chested is very hard to be a 10. Tapos nung may isang magandang artista doon na si Pamela Anderson ba yan? Nagkaroon ng hepatitis C. Sabi niya, I would rather sleep with Whoopi Goldberg or Rosie O'Donnell. So pareho niyang ininsulto yung mga babae niyan. Look at that face! Isang kandidatang tumatakbo. Would anyone vote for that? Can you imagine that? The face of our next president? I mean, she's a woman. At marami pa tayong, pakita lang po natin yung iba, pero hindi na ako tatapusin ko na po yung aking pagtalakay. Yan. So, meron ding halimbawa sa mga LGBT tulad ng sa bakla. Sige po. Lesbiana, ayan o, itong mas masahol pa sa tomboy. At ito, mga iba pang halimbawa yung mga susunod na pahinap. So, sa pangwakas, ang ideolohiyang pangkasarian na dumadaloy sa wika at mga kataga ay kailangang maiwaksi. Kailangang itama ang ating mga sarili sa pagsasalitaman, pagsusulat, sa mga intelektual na gawain, kung humaharap sa publiko, sa lahat ng larangan, gawain at pang-araw-araw na daloy ng ating buhay. Bahagi ito ng paglaban sa seksismo. Kailangan nating gamitin ang wikang patas sa kasarian dahil malilinang nito ang ating kamalayan na magtaguyod ng pagkakapantay-pantay. Sa ganito, mas posibleng mapadali natin ang gawain ng pagpapalakas o empowerment ng mga kasarian at maitulak ang lahat na lumahok sa lahatang pagbabago at pagpapaunlad ng lipunan.